kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto. Ang kakapal na mga, hindi nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo. Hindi kayo marunong rumispeto. Mag-board exam din kayo para malaman nyo. Hindi na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Sisiw na sisiw sa amin yan. Kasi dati nung kami, talagang pinapalo kami. Ganyan. O kaya, eto. Kasi ginagamit yung bayabas na mas matigas. And then, dos pa yung ginagamit namin na parang nag-initiation rites kami sa isang grupo. And then, nag-i-squat pa kami. Parang ganyan, the whole class, ganyan, or ganyan. Pero kay ate, may mga loss na kasi ngayon. Kaya panoorin natin yung mga ilan sa clips niyang ito. Nakakalimutan nyo yung ano nyo, boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot, gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Ramdam mo talaga na galit si ate, no? Hindi nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo. Hindi kayo marunong rumispeto. Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh sa ugali nyong ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Batawa ka pa. Galing squatter. Nang mararating sa buhay. Mukhang wrong move si ate girl at isang pagkakamali na nag-TikTok live siya habang nagagalit siya in front of her students, no? Kaya ngayon, medyo pinuputakti na siya sa social media at sa mga news websites. Mukhang wrong move si ate girl at isang pagkakamali na nag-TikTok live siya habang nagagalit siya in front of her students, no? Kaya ngayon, medyo pinuputakti na siya sa social media at sa mga news websites. Magdi-disclaimer lang tayo na huwag nating i-bash si ate or i-judge agad kasi hindi natin alam yung full context kung bakit siya nagda-drama sa kanyang live. Pero ang i-react ko lang dito is yung nandito sa pinakita kong video lang na part. Kalat na din sa mga news websites tapos yung kanilang social media accounts, no? So, may mga nag-post na talagang medyo they are looking into consideration itong si ate kasi sa mga binitawan niyang salita na nakaka-trigger warning talaga. So, medyo below off the belt talaga yung mga pinagsasasabi ni ate and hinihintay nila yung response ng Department of Education kung ano nga ba ang mga pwedeng hakban na gagawin nila. So, magkakaroon talaga yan ng investigation sa kaso ni ate na nag-live habang nagtuturo. Tapos, hindi natin alam kung pati yung lisensya niya apektado dito. So, talagang lesson ito para sa ating lahat na huwag gamitin yung mga emotions natin. Since ngayon kasi, marami ng laws ang naipasa at approve protecting yung mga children's rights, tapos yung pinapalakas ang professionalism in the workplace. Ang nakitaan natin, so unahin natin yung negative side of the story, is yung una, pag la-live sa TikTok habang nagtuturo. So, I believe merong mga corresponding regulations about sa mga teachers na ongoing yung teaching nila habang nagla-live sa TikTok. So, kapag hindi related sa class, syempre, di ba, medyo yun yung isang reason kung bakit mapapa-office si ate. Number two is yung kanyang pagbibitaw ng mga masasakit na salita. So, it is parang nakaka-trigger talaga ng emotional well-being ng mga estudyante, pati na rin yung mental performance nila. So, overall, yung psychological capacity nila is apektado sa learning. Kasi, parang hindi na sila comfortable with the teacher. Parang hindi siya nakaka-teacher talaga. Number three is, pwede siyang mag-grounds for violence against women and children. So, since estudyante niya yung mga yon na mga minor, I'm assuming na minor yon or kahit na hindi minor, pwedeng masubject siya dito kasi nga, di ba, nagkaroon na ng parang, alam mo yon, trigger warning sa emotional and mental well-being. So, I'm not sure kung pwedeng isama niyo yung sinabi ko sa number 2 or separate. So, yun lamang yung na-observe ko.
dito naman tayo sa positive side, the teacher side, yung other side of the story. Nakita natin na bakit kaya naging ganito si teacher, emotional siya. It's because hindi din talaga natin may iwasan na mayroong mga unruly students na paulit-ulit talagang ginagawa nila yung unruly behaviors nila, na minsan kahit na ina-apply natin yung maximum tolerance, yung pagiging patient, napupunuhan ka din. Kaya siguro napunuhan na si teacher, kaya siya naging ganyan. And hindi niya naiwasan na because of her emotion, nakapagbitaw siya ng mga masasakit na salita. Ayan. Kasi kung minsan, bilang isang teacher, you are responsible for the welfare ng classroom. Dapat you must have to be firm. You must have to apply yung pagka-konting bossy style. Pero syempre, dapat wag mong gawin yung environment na hindi na nagiging comfortable ng students sa'yo. So, yun yung pwedeng i-defense ni ate kung bakit siya naging ganyan sa video. Isang malaking reminder para sa atin na kapag malaki, mataas yung level ng emosyon natin, itry natin na tiisin na magpahangin sa labas, magpakalma muna, kasi kapag sinasabayan natin yung emosyon natin, hindi siya nakakaganda, hindi siya nakaka-teacher, yung ganun, hindi siya nakaka-professional. Kasi, di ba, kapag mataas yung level ng emotion mo, nakakabitaw ka ng mga salita na masasakit. And, dito, ang isang perfect example sa ginawa ni ate na yung mga binitawan niyang salita, it will be surely used against her. Gagamitin itong ebidensya para sa during the deliberation. So, mabibigyan siya ng chance na explain niya ang sarili niya, i-defend niya ang sarili niya against sa mga cases o kaya yung mga pwedeng lawsuits if ever kapag may magsasampa ng kaso sa kanya. So, malaking bagay ito, no? And since she is a teacher employed in a certain institution, malaki talaga itong scandal para sa school, sa public, dahil sa ginawa niya, no? So, hahalungkatin talaga yung TikTok niya kung taga saan siya nag-work, mga ganyan. And then, diba? Alam natin ang mga kakayahan ng mga netizens, no? Kukutuan nila si ate girl. So, ito yung importanteng lessons na kontrolin natin ang sarili natin. At kung ako ang tatanungin nyo kung bibigyan ko siya ng chance, yes. Tao din lang naman siya na nagkakamali and I am very sure pinagsisisihan niya yung nangyaring niyan. So, parang tayo din, no, na nagkakamali tayo, na humihingi tayo ng tawad, why don't we also apply forgiveness to her. Pero since hindi tayo involved, so basta ang importante dito is lahat ng tao willing magbago. So bigyan natin ng chance si ate na i-prove sa kanya na nagkaroon lang siya ng spurt of emotions. And hindi naman siguro mukhang habitual yung ginagawa niya, no? So ito ang isang malaking reflection para sa kanyang career and as a person. Kaya sana may natutunan kayo dito sa video, especially sa pagpapahalaga ng ating emotions. Kayo naman, i-follow nyo na ako sa Instagram, The Story of Anthony, ayan po, and my other social media platforms. Okay, so always positive lang and huwag maging nega. So thank you so much. Have a nice day.